Mahigit 14.3 milyon na sambahayan na suri na ng DSWD para sa listahanan 3. Sa pagpapatuloy ng ikatlong yugto ng assessment ng listahanan o National Household Targeting System for Poverty Reduction o NHTSPR, inihayag ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mahigit 14.3 milyon na nasambayanan o nasa higit na 88% mula sa 16.1 milyong kabahayan ang nasuri na. Ang listahanan ay isang sistema ng pamamahala ng impormasyon na naglalayong magtatag ng isang database ng mga mahihirap na sambahayan na magsisilbing batayan ng DSWD sa pagkilala sa mga benepisyaryo para sa iba't ibang mga programa at serbisyo nito. Ang resolusyon ng IATF o EID ay nagbibigay ng suporta para sa listahanan 3 upang ipagpatuloy ang mga aktibidad nito sa panahon ng pandemya, habang sinisigurado ang mga pamantayan sa kaligtasan at kalusugan ng mga tauhan nito. Kung matatandaan ito lamang Hunyo, ay opisyal na pinagpatuloy ang proseso ng pagkolekta ng data, pag-encode at validasyon para sa listahanan 3, matapos itong pansamantalang ihinto upang sumunod sa mga ipinalabas ng mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan upang mabawasan ang epekto ng pandemya. Ilalabas ng DSWD ang listahan ng mga mahihirap na sambayanan upang masuri ito ng publiko at makumpirma nila kung tama ang impormasyon na nakalagay rito. Maaari ring mag-file ng mahinanaing sa pamamagitan ng community desk o sa listahanan website sa mga naka-schedule na napetsa na ibibigay ng mga DSWD field offices. Ipinaalala rin ng DSWD sa publiko na walang garantiya na mapapasama sa anumang cash aid o sa anumang programa ng gobyerno kung nakasama sa tala ng listahanan. Gayunpaman, ang datos na nakalap ay gagamitin bilang batayan para sa pagpili ng mga benepisyaryo at pag-prioritize para sa mga programa at ipang intervention ng mga ahensya ng gobyerno, mga lokal na pamahalan at iba pang mga institusyon.